Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Kapir si Lapid bumabanat! Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan, bayaan nyo munang batiin natin ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Ngayong araw na ito, binabati natin si Rolando Campos ng Roma, Italia sa kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday, Ginoong Rolando Campos. Ang pagbati po ay buhat kay Alex Darang at sa kanyang pamilya, pati na po sa tropang Lapid Fire sa Rome, Italy. Oh, happy birthday ah, sa mga may birthday po ngayon. At dahil birthday nila, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday! Ito na po mga kaibigan, si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ay sinita itong si dating Congressman Mike Defensor na ubod ng sip-sip dati kay Gloria. Kaya nakita ninyong uso na pudpud sa kasi sip-sip eh, mga kaibigan eh. Dahil po sa kanyang presence o kung bakit siya nandoon sa isang official event. Official ito ha, hindi ito private. Isang official na event na ginanap sa Metropolitan Manila Development Authority sa kanilang tanggapan. Kaya sa isang Facebook post ni Enrile, tinanin niyo si Mang Johnny, ano ho? Ito, tama naman siya rito. Ang sabi niya, meron siyang binabanggit na litrato kung saan ito pong si Defensor ay nakita doon sa litrato sa isang official function ng MMDA na i-publish niya sa kanyang Facebook account sa social media. Ang sabi, ano ang ginagawa ni Defensor diyan sa larawan na yan? Oh, mga kaibigan, siya ba ay isang opisyal, consultant, advisor, o factotum of some sort of MMDA? Kung ikaw ba nagpapalakad ng MMDA? Ano ginagawa mo ron sa litrato na yon? Official function yon. What was he in that picture? Ano siya ron sa litratong yon? Ha? The boss of MMDA? Siya ba ang boss doon sa MMDA? Kasi meron nang naitalaga dyan, di ba? Na chairman. Is that now a proper decorum? Yan na ba ang kaayusan ngayon? Ha? Sa panahon ngayon? In our current political world? Oh, mga kaibigan,
Yan sinasabi natin. Itong si Enrile, nagagamit niya ng tama ang kapangyarihan niya kapag gusto niya. Kung may pwesto lang siya. Diba? Kung may pwesto lang siya. Ibig sabihin, nakikita niya itong nangyayaring mga hindi tama, yung mga impropriety. Maging sa nagdaang administrasyon ni Digong nyo. Pero hindi siya nagsasalita. Kinakampihan niya lang yung nakaupo. Kung sino nakaupo, doon siya, mga kaibigan. Doon niya lang gagamitin, nakakagamit siya ng tama. Ha? O, ang sabi niya, I suggest we should be very careful. Iminumungkahi ko na dapat tayong maging maingat. Ha? In not carelessly, ha? Showing an arrogance of power na maingat na sa pagpapakita ng pagiging arrogante sa kapangyarihan in our behavior as public persons bila sa ating mga ginagawa bilang mga public persons. Ibig sabihin ni public servant. Especially, lalo na, if we are somewhat identified with the current regime, lalo na niya kung tayo ay alam o kilala na kaalyado ng kasalukuyang rehimen. Ayan po ang sabi ni Enrile. At nag-follow up siya sa kanyang Facebook post. Ng isang babala that as legal counsel, yan, ito na, nagpakita na ng katapatan ulit si Mang Johnny kay Bongbong Marcos. Mga kaibigan, tapat na tapat, ha, para ma-express niya rin. Ito yung paraan, eh. Hahanap ka talaga ng paraan para maipakita mo katapatan mo sa nakaraang administrasyon ni Digong nyo, mga kaibigan. Eh, ang pagpapakita ng katapatan kay Digong nyo, kung sino yung pinag-initan niya, kinagalitan niya, minuran niya, kinalaban niya, kailangan murahin mo yun para mapabuti ka. Di ba? Kaya kita mo, kung sino-sinong kamote minumura si Vice President Robredo nung panahon ni Digong nyo, akala mo, mga kaibigan, hindi na tao eh. Mga asal hayop na. Kung sa bagay, pag binalikan mo ang Biblia, yan ang talaga magiging asal ng tao, hayop. Magiging hayop sa panahon natin. Kaya, marirealize mo, hindi ka na dapat magulat. Pero nakakakilabot. Di ba? Yung bakla, yung si Oliver Bayo, Olivar, nakasama ni Mocha Uson, tsaka si Mocha Uson, di ba? Kung magmura, anak ka ng mga kaibigan, talagang grabe. Kung yun, pinapalakpakan yun. Kaya lalong napalakas sila kahit mga walang laman ng utak niyan. At saka kung tapakan nila kahit na matataas na opisyal, nakasama rin nila sa gobyerno. Ha? Eh di ba ito si Arnel Ignacio na inappoint ngayon sa OWA, binanatan yung DFA, samantalang kasama siya sa gobyerno, ang may karapatang bumanat doon, kami. Siya wala. Noong deputy administrator siya. Kaya tinanggal yan eh. Di ba? Mga kaibigan, kunyari nag-resign. Ngayon, ang sabi ni Enrile, nagbababala siya na bilang legal counsel ng presidente na si Ferdinand Marcos Jr., he has a legal and moral duty. Meron siyang tungkulin, legal at moral, na protektahan siya. Protect. Mga kaibigan, ha? Mula sa mga tao, ha? Na magsasamantala sa kanyang kabaitan, ha? At sa kanilang pagiging malapit sa kanya. Ayan na. Ano ang ibig sabihin nito? Dalawa.
nagpapakita ng katapatan, ng loyalty, at nagbababala na huwag kayong masyadong didikit, kailangan ako lang. Ganyan nung panahon ni Erap, si Lacson, mga kaibigan. Oh, si Lacson. Ayaw ni Lacson yung may malakas kay Kwan, kay Erap. Ha? Hanapan ka ni Lacson ng istorya. Kailangan, pag nakitang malapit ka na kay Erap, iisa-isahin kayo ni Lacson, babanatan kayo. Mga kaibigan, ganyan. O, ganito ngayon ang pinapractice siyempre ng mga gustong maging sila lang kailangan ng pinakamakapangyarihan. Yan. Eh, alam niyo naman si Enrile, in fairness, ha? Hindi pwedeng ibully yan ng mga kasamahan niya, kahit sino sa gobyerno, kahit senador, mga congressman. Kasi nung naging commissioner ng Bureau of Customs yan sa panahon ni Marcos, natatandaan ko mga kwento ng mga journalist. Yan si Enrile Anya, tatay ko nagkukwento eh. Ang sabi niya, nung naging commissioner ng customs yan, kahit congressman, binubull out niyan. Pupunta sa opisina niya para lumakad, ha, sa customs. Oh, hingi ng mga pabor, ha? Yung siyempre, yung presence ng congressman sa opisina ng customs commissioner, eh parang na-memorature ka na nun eh. Di ba? Sa totoo lang eh. Hindi ka dapat magpunta eh. Kaya pagka nagpunta ka ron at meron kang ipapakiusap, sisigawan ka ni Enrile. Bata pa siya nun, mga kaibigan. Oh, bata pa siya nun, nung maging commissioner siya ng Bureau of Customs. Ibubull out ka ni Enrile. Palalayasin ka sa opisina niya. Oh, isip mo, congressman. Sino makakagawang commissioner nun sa isang congressman ngayon? Wala na. Di ba? Oh. Eh, yun, in fairness, ha, kinukwento ko lang sa inyo para alam din ninyo. Oh, si Enrile nung naging commissioner ng customs. Ang sabi ni Enrile, please, oh, masyado naman kayo. Wag naman. Oh. If you continue with that practice, pag ipinagpatuloy niyo yung ganyan na gawain, I assure you, sinisigurado ko sa inyo, you will be clashing with my office. Makikipagbanggaan kayo sa aking tanggapan. Ang sabi po ni Tatang Johnny. Si Kapir si Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Eh sabi dito sa balita, nag-iingat sila, hindi nila nakita eh. Eh, nagsasabi lang nito si Enrile, mga kaibigan. It was not clear where Enrile saw the photo. Ibig sabihin, itong mga nagsulat ng balita, hindi nila nakita yung litrato. Hindi kasi raw maliwanag kung saan nakita ni Enrile yung sinasabi niyang litrato, kaya siya nagbabala. Oh, mga kaibigan. Pero, nakipag-ugnayan sa MMDA para hinga ng paliwanag itong mga naglabas ng balita. However, subalit ang MMDA hindi pa sumasagot, ha, sa tanong ng reporter. Alam naman ninyo kasi, itong si Defensor na ito, abusado ito, di ba, nung panahon ni Gloria? Bago umalis si Gloria, ang laki ng nakuwang transaksyon nito eh. Nakapag-pa-approve ito ng mining company, di ba? Eh, ang lakas niya eh. Oh, pudpud nga yung nguso, nakita ninyo, mga kaibigan. Halos pantay na yung pinakakuan niya, labi, at saka yung dito sa nguso. Ah, pantay na eh, plat na plat na eh. Ano kaya ang dahilan? Yung kaya epekto ng sip-sip, mga kaibigan. Ito'y kumandidato kasi. O, kaya siya kinu-question ni Enrile. Kumandidato siya sa Maynila
sa Quezon City bilang mayor. Pero natalo siya. Ang naging lamang sa kanya ay mahigit 230,000 votes. Ibig sabihin, hindi na niya maloko ang mga taga Quezon City. Bistado na ng mga taga Quezon City itong si Mike Defensor, mga kaibigan, na dating garapata ni Gloria. Eh, kita ninyo mga kung umasta mga tauhan ni Gloria. Ha? Eh, kung si Gloria nga, tinabla ni Bongbong Marcos eh. Kasi meron track record dyan ng kwan, ng patalsiking ka, lalo na malakas ang kapangyarihan ng Kongreso at ganun din si Cynthia Villar, di ba? Yung asawa niya, sila ang mga nasa ano nun eh, Congress eh. Ha? Speaker noon si Manny Villar, di ba? Ni Rail Senior Cat yung impeachment labang kay ERAP. Bagay, talagang dapat ma-impeach, pero yung proseso hindi ho nasunod, di ba? O, kay ERAP. Kasi ano na eh, magsasabwata na, kaya hindi sila nilagay, tama, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, dun may tama si Bongbong dun eh, mga kaibigan eh. Katulad din dito sa SRA, kung totoo yan, tanggalin mo na. O, china-challenge ka namin, di ba? Sapagkat yun ang tamang gawin. Yun ang tamang hakbang. Tanggalin sa pwesto at paimbestigahan. Kung mapatunayan, hindi yung ang sabi niya kasi, pag napatunayan, tsaka tatanggalin. Eh, mali yun. Eh, ikaw na nagsasabi. Ibig sabihin, eh, may basihan na kayo na pineke ang pirma mo. Di ba? O, pineke. Sigurado yung ano eh. Yung salita ng Malacanang eh. Pinekehan niya ang pirma ni Bongbong Marcos. Yan. Ng presidente. Pineke. Pineke pala eh. Eh, ba't nandiyan pa sila? Di ba? O, eh, mga kaibigan. Eh, kung sigurado ka, eh di na, pina-aresto mo na. Arestuhin nyo nga yan. At imbestigahan. O, may piyansa ba yan? Kasuhan nyo. Pagpiyansahin nyo. Yan, di ba? Yan ang ano, yan ang totohanan. Na, ika nga po, mga kaibigan, ay gagawa ng paglilinis sa gobyerno. Eh, pero, kwan ho eh, sabi nga eh, ano yun? May kasabihan eh, yung, nakalimutan ko tuloy, yung kasabihan tungkol dyan, na para mapatunayan mo yan, ay, ipakita mo, di ba? Sa gawa, hindi yung salita lang na mekin eh. Sasabihin mo, imbestigahan lang. Tatanggalin muna kita. Demonyo kayo, di ba? Sino sa inyo ang gumawa nito? Oh, yan ang hirap eh, mga kaibigan eh. Sipin mo, ito na naman oh. Nag-uumpisa pa lang, yayariin na. Ha? Ang importasyon ng asukal, smuggling kaagad. Instant money yan. Baka akala ninyo. Oh, sinasabi ko nga sa inyo. Eh, dati sabi sa akin, eh, sa isang metriko tonelada, kumita ka na lang ng $1,000. 1 metric ton. Eh, sabi ko nga kagabi, di ba, $500 na lang. Mga kaibigan, conservative. Eh, sa 300 metric tons, gaano kalaking pera yan? Mga kaibigan, kaya nung panahon ni Gloria, bastante ang ano, di ba? Ang importasyon ng bigas. Lintik na mayagpag si Vicky to. Kung natatandaan ninyo, yun na pabalitang kirida ni First Gentleman Mike Arroyo, di ba? Oh. Kaya nasibak si Tulpo rin sa istasyon eh. Kinuwento pa sa akin ng mimiyari ng istasyon eh. Dati kasi, malapit na malapit sila kay Kwan eh, kay Gloria tsaka dun sa asawa. Oh, mga kaibigan, sinama pa ako sa Hong Kong, eh dinala pa ako nun sa Kwan eh, sa isang isla sa Hong Kong. Sasakay pa kayo ng ferry para lamang kumain ng Kwan, gagambang alimango, yung kulay itim. Akalain nyo, kaya pala ako dinala ron, kakain anya tayo.
nung spider crab yata yun. Mga kaibigan, kulay itim. Ha? Eh, hindi ako kumikibo. Pagdating namin doon sa isla, pagbaba namin sa, ano tawag mo ron, yung ferry. Mga kaibigan, sabi niya, ang nagdala sa akin dito, si First Gentleman. Kasi sila nakaupo nun eh. Yan o, tinuro niya yung menu. Pagbaba mo, may menu na eh. Magkakatabing restaurant yun na open. Open air, walang kwentang restaurant. Nasa dagat kayo, isla eh. Pagkatapos, sabi niya, iyan anya yung kakainin natin. Tinuro niya sa akin yung litrato. Bay, nung makita ko eh, naku po, sabi ko, baka hindi ko makain yan, nakakatakot. Kulay itim na may mga buhok pa, mga kaibigan. Ninervyos na ako. Eh ako, eh, maingat dyan sa mga ganyan eh. Hindi ako basta-bastang kumakain eh. Oh, mabuti na lamang. Nung umorder na kami, hindi available. Sa loob-loob ko, ay salamat, hindi available, mga kaibigan. So, iyan si Juan, Defensor, di ba natalo? Eto ngayon, ha? Yung pagdududa doon sa litrato na hindi alam ng mga reporter kung saan nakita ni Enrile na naipost yun, eh siguro kay Defensor din. Di ba? Kasi, Juan eh, nagpe-Facebook din si Manjani. Dati nilalaro lang niyan sa Kwan yung ano eh, Bejewel eh. Oh, mga kaibigan eh, ngayon marunong na mag-Facebook eh. Doon na siya umaargumento sa kanyang mga post sa Facebook. Ito ngayon ang nagpapatunay na totoo yung pangyayaring si Mike Defensor natalo sa pagtakbong mayor sa Quezon City, na ang mismong paliwanag at sagot nitong itinalagang acting chairman na si Carlo Di Mayuga. Oh. Eh kung talagang sabi ni Enrile, nagmamalasakit siya kay Bongbong, nagpapakita siya ng loyalty, talagang kailangan mag-ship-ship ako rito para paniwalaan ako at ako lang maging bida rito. Ha? Eh, ito subukan mo, Manjani. Ha, para maging makatotohanan ka. Lahat ng inappoint na ganyan, patanggal mo. Ipayo mo kay presidente. Payuhan mo na tanggalin lahat ng mga inappoint na yan. Puro question mark, ha? Hindi lang ito. Ito, pinagtatanggol nitong si acting chairman Carlo Di Mayuga, si Defensor, mga kaibigan. He was there, sabi niya, to visit me. Pumunta raw daw para bumisita. Eh bakit sa official function? Diba? Yun ang tanong. Yun ang kinu-question ni Enrile. Yung official function, nandoon ka. Eh pwede naman kayo magkita sa labas eh. Ba't paiimbitahin mo rin sa opisina mo? Diba? Siyempre, yung mga ganyang klaseng tao, pupunta ba yan ng wala ka dyan? Basta pupunta riyan. Pag-iintayin mo ba yan? Oh, hindi mo pag-iintayin niya. Ibig sabihin, invited siya ron, expected siya ron. Oh, sabi naman nitong nagsisinungaling na si Di Mayuga, para lang daw siya bisitahin at humingi raw siya ng payo. Oh, mga kaibigan, ba't gadyan kahingi ng payo sa mga latak ng ibang administrasyon? Na wala naman nagawang mabuti yan. Di ba? Sa gobyerno. Sana, ang hinga mo ng payo, yung mga taong may mga wisdom, yung mga taong walang hinahangad na pribileyo, pakinabang, na makukuha. Yan! Hinga mo ng payo yan. May kapalit yan. Meron kayong binabalak. Ha? Oh, mga kaibigan, kasi itong si Defensor, ano ba siya dyan? Bakit mo siya kukonsultahin eh? Mga kaibigan eh. Hindi nga pwede yung dumisplay ngayon eh. Kung gusto niya ma-appoint after 1 year, magtago ka muna. Di ba? Huwag mo munang ipakita yung mukha mo. Unang-una, nakakahiya. Katatalo mo lang. Oh, mga kaibigan. Di ba?
Ngayon, sabi, sabi nitong si Kwan, si Dimayuga, Mike is a good friend of mine. Eh, wala kaming pakialam dun. Tama naman si Enrile na questionin, ba't ka nandun sa official function? Ano ka, baron? Ano ka, ikaw ba nagpapatakbo? Ha? Ikaw ba ang consultant ka, baron? O empleyado ka, baron? Ba't ka nandun? Sana kung private, okay lang eh. Mga yun yung propriety na sinasabi natin. Yung mga bobo, hindi alam yung propriety. Ha? Kasi hindi na nila nakikita yung, kaya hindi na nila alam. Yung lamang delikadesa, hindi na rin nila alam yun. O wala si Mike Defensor noon. Kasi kahit inimbita ka nitong Dimayugang ito, eh kung may delikadesa ka, hindi ka pupunta. Kasi alam mong labag yun sa kawastuhan. Hindi ba? Yung propriety. Oh, mga improper. Hindi ba? Hindi tama. Mga kaibigan. Oh. Ang sabi niya, siya raw humingi ng nag-imbita. Yan. Ha? Sa event. Bakit? Ano siya? Guest of honor? Yan, imbitahin mo. Yan ang sinasabi ko eh. Kayong mga paaralan, mahiya naman kayo sa balat ninyo. Lalo na sa mga estudyante ninyo. Yung mga magnanakaw na politiko, huwag ninyong inaanyayahan na maging guest speaker sa mga commencement exercise o mahalagang mga okasyon ng inyong paaralan para maging speaker. Sipin mo si Erap nung naging mayor, eh convicted plunderer yan. Pagsasalitain mo sa na-guest speaker, mga anong klaseng mga tao na kayo? Di ba? Kaya nababoy ang pagka-Pilipino natin eh. Yan ang nagpasimuno si Erap eh. Mga kaibigan, oh, sabi nito, alam naman natin yung kanyang experience as sa government. Experience saan? Sa anomalya? Oh, masyadong malalim. And dito sa Balik Eskwela program, I ask for his advice. Eh yan ang dapat, bumalik sa eskwela kayo para malaman ninyo kung ano yung tama at yung mali. Para malaman ninyo kung ano yung propriety at yung malaswa. Kamukha nung ginawang party sa birthday ni Angara. Pagka napuna, kasalanan pa ng publiko. O ito, hindi niya lang masisi si Enrile. Eh kung pangkaraniwan tao nagsabi niyan, mga kaibigan, nagbukon niyan, magagalit pa yan. Oh, hindi ho ba? Kasi nasa kapangyarihan sila. Pero pag kapantay na nila, o kaya mas mataas sa kanila, eh lalo si Enrile, pwede mo bang ibuli yan? Hindi mo mabubuli yan. Kahit na, kuha na yan, 90, mag-100 taon na yan, mga kaibigan. Oh, sabi niya, malalim daw. Malalim ang experience saan? Ha? Balik eskwela. Kayo dapat bumalik sa eskwela. Dahil nakalimutan na ninyo kung ano natutunan ninyo at naituro sa inyo sa eskwela. Maliban na lang kung mali ang itinuro sa inyo ng eskwela. Si Lapid, umabanat. Lapid Fire. Bueno, mga kaibigan, balik eskwela. Sipain ko kayo dyan. Mobra yata tayo, mga kaibigan. Pati oras, mobra na. Ngayon, bago tayo magwakas. Oh, kasi po, tatalakayin natin talaga si Arnel Ignacio eh. Yung pagkakatalaga sa kanya sa OWA, bukas na lang yan, ireserba na natin. Meron na rin siyang pahayag eh, mga kaibigan eh. Pero gusto ko lang sagutin itong tanong sa atin, itong nakikinig. Sabi niya, di ba ho eh, DDS si Arnel Ignacio na inappoint niya sa OWA? Sabi ko, tama. Ito nasagot ko, tama.
Pero si Arnel Ignacio, mga kaibigan, eh hindi lang ho yan DDS. Kasi oh, bago siya na-appoint, kahit sa panahon pa lang ni Digong nyo, mga kaibigan, ang totoo, si Arnel Ignacio ay DDD. DDD yan eh, di ba? Mga kaibigan, kayo naman oh, tatanong pa kayo. De, si Arnel Ignacio. Ay, nako. May nagtanong din. Ano ba kayo, vlogger? Hindi ako vlogger, ha? Eh, ano kayo? Ako'y blocker. Binablock ko yung mga troll eh, o loko. Ba't ako magiging vlogger? Eh, blocker nga ako. Si Kaper si Lapid, bumabanan. Lapid Fire! Baka sakaling pagka na naging administrator na si Arnel Ignacio at gumanap na yung kanyang papel na akala niya pelikula gagampanan niya kamukha nila Robin. Asan ba yung ano yung prototype? May prototype kami rito eh. Nung ipatatayo ni Robin na cable car. Ito, tignan ninyo sa litrato. Yan. Meron na pala niyan. Yan. O yan, o. Yan yung mga prototype, ha? Na, kuwan, itatayong cable cars. Mga kaibigan, no, nakikita nyo ba? Ba, nandun si Rimulya, oh, yung governor sa Cavite. Oh, nandun yung litrato niya. Para nakasakay talaga sa cable car, eh. Bueno, batiin muna natin ang ating mga taga-subaybay ho. Kasi sa dami ho ng ating mga binabati, yung iba ho eh, hindi na natin nababanggit eh. At random na tayo dito ho, sa ating mga live viewers, mga kaibigan. Kasi hindi matapos ang pagpapasalamat natin sa mga taong nakasalamuha natin na nagbigay ng karangalan at kwan. Kanilang ang tawag mo rin, hospitality sa atin. Hindi ko makalimutan kasi kaya hindi matapos-tapos ang ating pagbati sa kanila. Binabati natin siyempre ang tropang Brescia sa Italy. Si ang Diaz family, siyempre si Joel, si Dina, kanyang may bahay. Ang kanilang mga anak, si Tintin, ang manugang na si Jason, si Tonton at si Chacha, yung bunso, si Chacha yun. Si Kabsat Abner Balagtas at si Wani Villegas na kanyang may bahay. Ha? Nabati natin. Si Jet Jet Evangelista. O yan. Sa Milan naman, si Miriam Lector at Bert Lector. Lenny Endaya Hular, Helen Balmes Reyes, at ang pamilya Balmes, oh, Marlon at Teresita Jose, pati na ang kanilang mga anak at apo na sina Rexon, Fatima, Jeffrey, Kim at si Faith. Nelia Santa Ines, Ed Nunez at kanyang may bahay, Remy Aday, Reynilda Ubaldo Cruz at Jenny Mortel, si Bilma Magtibay, si Amy Benson, Emma Perez, Marisa Lazar, at yung pinsan niya na si Violeta Aguilar. Si sa Rome naman, siyempre si Rochelle Magpantay, ayan. Si Ruben at Lina Flor Lansang, si Daniel Kedeng, siyempre si Alex Darang, at ang kanyang pamilya. Si Beth Bill, Vicky Severo, Danilo Ban, Hil Taway, Onet De Castro Bandelaria, Egay Bonson,
Edu Del Carmen, Lorna Robles Mangabat, Rosalia Madestomas, Loida Arevalo, Rolando Campos, Joey Silvestre, Virgi Riger. At sa Geneva, Switzerland, Silver Pascual, Jess at Remy Villanueva na nagmamay-ari po ng Mabuhay Pilipino Store. Nag-iisang Pilipino Store. Kaya kung mamimili kayo dyan o magagawi kayo ng Geneva, madali ninyong makikita dahil nag-iisa lang yan. Maliit naman ang Geneva, yung syudad, di ba? Yan. Lahat ng mga kailangan ninyo, mga Filipino foods o mga grocery items na galing sa Pilipinas, meron dyan. At meron din silang forwarding, yung mga balikbayan, o mga kaibigan, ang bilis. Kami, nandun pa lang yung mga bagahe naming iba, kailangan hindi namin madadala dahil pupunta pa kami ng ibang bansa, sila nagpadala. Nag-volunteer. Mabait itong mag-asawang ito . Si Jess nga, yan ang sumalubong sa atin sa train station . Kasama ni June ni June Padrigon, mga kaibigan. Kanya may bahay si Remy. Pati mga Xerox, napilitan sila magtayo niyan para yung mga Pilipino, kawawa naman, napakamahal, tinataga ng konsulado. Hindi natin mabuo yung usapan natin tungkol sa konsulado . Nabati natin si June Padrigon, ang kanyang pamilya, Christina Cre, si Doris Balbuena Ortega, si Caro Fing, ang kanyang bayaw at ang kanilang mga pamilya. Binabati natin yung mga taga-lokal ng Geneva, ha? Si Seni Lugon, Rick Belucura at ang kanya may bahay, Ruby Rial, si Maribik Saguyod. Sandali, lumagpas tayo. Dan Deguia at kanyang may bahay at mga anak, ho? Eva Valencia, Evelyn Cruz Thompson, Lady G. Opel Galleno, si China, Betsy Lopez, at si Bina Saguyod. Sa Paris, France, si Ate Feli Puso. Siyempre yung si Lawrence Robles, Manila. Oh? At saka si Bong. Sila'y pamilya Adriana ng Paris. At yung kanilang dalawang anak, si Tutoy at si Nini. Si Mabel at Rico Carubio, mga anak nila, at ang tiyuhi ni Mabel, si Ginoong Tom Makailan. SP Motola, napakabait din yan si SP. Ang gandang lalaki ng mga anak niya, no? Mga kaibigan. Ewan ko kung naikasal na yung isa. Si SP Serico Matugas, ang kanyang husband at ang kanilang anak na babae. Si Angie Vitog, binabati natin. Si Marisa Garcia, Cora Garnier Adamero. Sa Barcelona, Spain naman, si Madam Josephine David, ang kanyang husband na si Dave, mga anak na si Harry at si John. Si Joseph at Maria Jo Quijano. Si Galo at ang kanyang may bahay, Galo Elevado and Wife. Si Lino Gargallo, Leo Manalo, Kim Makandili at yung mga kasama nila na Espanyol, mga Kastila ito na nagtatrabaho sa restaurant na pinaglilingkuran ni Alex Ulanday bilang chef. Si Mark, Carlos, Danny, Santin, Adrian at Rodolfo. Si Myla Manila, Josie Basalio, Paul Almen, Gloria Jane Aguilar, Ruchi Diaz, Aren at Myla Aberion, Lino at Lori Joy Marasigan. Mga kaibigan, si Sonia Corpus, Marites Yosa, July Sadulyo,
Dolly Monsanto, Fleming Manalo, Alex Maulyon, si Ginong Antonio J. Montalban II, na dating columnist ng Philippine Daily Inquirer at nagsusulat po ngayon sa Vera Files. Si Claire Hementisa, Sara Bisunya, Opelio Filio. Sa Amsterdam, si Efren Recio, Alvin Reyes. Ito'y manugang ng mga Balmes diyan sa ano eh, sa Juan, sa Milan. Si Bernabe Ventura at MJ Van S. Dr. Reynald Festin sa Cambridgeshire, United Kingdom. Arnold Nerida sa Anchorage, Alaska. Binabati ko po ang mga nagbabantay diyan araw-araw, gabi-gabi, iba-iba yan eh. Sa lokal ng Molino, lalo-lalo na ang ating kaibigan si Diver Cullar. Oh, kagabi sila ang gwardiya, mga kaibigan, diyan sa lokal ng Molino. Pinababati naman sa atin ng ating kaibigan, ang veteran journalist na si Nick Ferrer, ang kanyang mga kababayan na sumusubaybay sa atin diyan po sa kanilang lalawigan, sa kanilang lugar sa Udyongan, sa Romblon po yan. Lalo na ang may-ari ng Honorable Sports Bar na sina Willie at Hedy Gabutro. Si Joel at Lourdes Cruz ng San Diego, California. Marilyn Villegas Magbanwa ng Camino de Santiago, isang autonomous region sa northern part ng Spain. Lito Biado ng Halimaw sa Virginia, USA. Rod Santos, dyan po sa Tarlac, oh, at ang pamilya Santos dyan, ng mga kamag-anakan natin sa Panampunan, Tarlac. Bungabong Family ng Saudi Arabia. Kuya Luzon Bornasal, ng 91.3 One Radio sa Tabaco City. At si Sisi Maturan, Mr. and Mrs. Rolly Esperanzate sa Estados Unidos, nakababayan ni Juani Villegas Balagtas sa Brescia, Italy. Danny Magsino ng Quezon City. Si Dan Makalinaw. Si Ginoong Joe de los Angeles. Si Nixon ng Torres. Hector Punasier ng New York. Binabati natin. Si Dan Goldman, yung mga taga New York. Oh, for congressman po yan. Kaya alam, may primary pa eh. Election ngayong buwan eh. Mga 24 yata. Basta lagpas ng 20, magkakaroon ng primary. Ang Democrat. Eh, dami nilang kandidato eh. Mga kaibigan eh. Pero pinakamatunog daw dyan, yung Danny Goldman. O Dan Goldman. Goldman. Because he is a good man. Yun po, ha? Yan po ay heir. Ha? Iridero. Tagapagmana ng Levi Strauss. Alam niyo 'yun, 'di ba? Yung mga apparel na Levi's. O si Engineer Albert Magat ng Sikatuna, Quezon City. Si Mr. Pajardo, ang Bilao ng New York. Binabati natin at ang kanyang pamilya. Si Angelita Baclagon, na kapitbahay ni Meganel sa Elgin Avenue, St. Andrew, Sydney, Australia. Si Doroteo Tuts Pederis at Dolly Aguillon Pederis ng Ireland. Yan, doon na sila naninirahan. Pero sila po'y taga Magaraw, Camarines Sur. Pinababati sa atin ni Maria Jo Quijano. Si Francia Villanueva Torres, binabati rin po natin. At dito tayo dumako sa ating mga live viewers. Si Reggie Marquez ng Pompano Beach, Florida. Ang ating mga katropa nga pala, sina Rosita DC, Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Ella Samson Albiar, Susana De Los Santos, Yula Sotelo, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Briinho,
si June Gases. Kumusta na kaya si June? Wala na akong balita kay June Gases. Nasa Guam po yan. Original ng bandang Abracadabra. Si Walden Kihanberia, may bahay na si Bioli. At ang kanilang pamilya, musician din po yan, nasa Guam. Ho. Si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan. At siyempre si Eric Partosa ng Reno, Nevada. Oh. Ronnie Arnaiz, John Caparas, Edith Kapalad, Ed Yumul Casquejo, Janet T., Reggie Marquez, si Inigo Nick Serbo Lancita, Chris Aquino Jr., Greg Belus Jr., Rudes Netung, Rica Sevent. Ano ba salita yan? German ba yan? Alfred Manlapas ng Mississauga, Ontario, Canada. Ernie Dries, si Omar Ahmed Inventor, Mon Paraino. Birthday daw ng may bahay ni Mon Paraino, si Gigi Paraino. Oh, happy birthday kay Gigi, ha? Wala na tayong oras para mapatugtugan, eh. Connie Reyes, Charito Espanyol, Jenny Reyes, Anita Hapon, si Evangeline Flores ng Kawasaki, Japan. Binabati natin Maria Dolores Santos, Marisa Mandal, Maria Teresa E. B. Palomo, Roberto Ramos, Paulo Pagunsan, Jenny Reyes, Sherbin Sapida ng California, Siaton Montero, o Siton, o Siaton, Aileen Villegas, nabati na natin ito, eh. Marisa Calavera, si Lourdes De Vera, Amelia Marcelino Angeles, si Felix Benosa, Manolito Manikad Bais, si Boyong Lucky, Nelson Ladra, si De Uy, Ace Reyes, sino pa to? Marie, nabanggit na yun. Jun Jumin B. Acaballo, na hindi kamag-anak ni, sino yon? Si Leo, Francis Leo Marcos, hindi niya kamag-anak yon, mga kaibigan. Pero namimiss ko ang concert, ha, mga kaibigan. Yung concert nito, oh. Bakla ako noon. Hindi pala yun. Iba pala yun, mga kaibigan. Nasaan na ba yun? Saan na napunta yun? Ha? Ah, nasa dulo. Oh, mga kaibigan. Paririnig ko lang sa inyo kasi. Naaaliw ako rito, eh. Alin ba yun? Ah, ito, mga kaibigan. Ano ba ako talaga? Lalaki ba ako talaga? Oo. Tingnan ko, lalaki naman ako. Eh, bakit ang gusto ko, lalaki rin? Pina Valencia, Estela Suarez, nagbuburles, si Pepsi Paloma, at si Rosana, naglilislis, si Kirina Landipa, si Kirina Landipa, hubot-hubad, nagbobomba. At dito sa amin, pag naririnig ako, dumadami dito yung mga miyembrong bakla, eh. Ay! My God! Ayun, eh, mga kaibigan, eh. Oh, asa na ba tayo? Ah, dito. Binabasa natin yung mga binabati natin, eh. Si Sammy Plarisa ng Ozami City. Oh, si Melvin Garcia. Si Alan Barbeto Katanyag ng Monrovia, California. Oh, si binabati ko rin si ano nga pala. Si Danny Batuhan, diyan po sa California yata siya, eh. Dati diyan ko nakilala yan, eh. Nung araw, nung unang punta natin sa Amerika, batang-bata tayo, eh.
sino sumundo sa akin? Yung dating major, na si Major, namatay na yan. Si Kwan, Major Barros. Yan, Major Barros. Sino yan? Bata yan ni General Bear nung panahon ni Marcos. Nagpunta ako dyan eh, nung Kwan eh. 1990, kung di ako nagkakamali. Ha? 1990. Oh, yun ang sumundo sa akin. Yan ang pinakiusapan niya na mag-drive sa akin habang pagkapagwala siya kasi nagtatrabaho si Major Barros doon eh. Oh, Graciano Barros, kababayan ni Imelda yan, mga kaibigan. Oh, namatay na yun. Pero yan ang umasikaso sa akin doon. Eh, chinake-in niya ako sa isang hotel. At yun, nakabantay sa akin doon si Danny Batuhan. Para kung aalis ako, may sasakyan kami. Siya ang nagdadrive, yung kotse ni Major Barros na Mercedes-Benz na Tudor, mga kaibigan. Oh, eh Marcos yun eh. Kaya nga nandun yun dahil nung umalis si Marcos, umalis na rin sila eh. Oh. Ang ating kaibigang Hector po na share sa New York din, oh. Tsaka si Mary Jane Molina na Torres na may bahay ni Nixon ng Torres, binabati natin. Si Anita Hapon, Elmer Fernandez, oh, si Virginia Parkinson, hindi ho disease, ah, Parkinson lang, walang S, Parkinson's. Si ano to? Rene Santos Cruz. Yan. Si ano ito? Si Brad Idol. Yan. Si ano ito? DG Odarag. Edipolo Ramos, Marilyn S. Bok ng Cordoba, Cebu. Yan. Lalayo na, no? Merly Voigt. Polo Carpio, Ramon Mira ng Riyadh, Saudi Arabia, si Lenny si Lenny na bati na natin kanina, Isabel Mallorca, si Ronnie Eugenio Mariano, yan. Hindi ko napaparinig yung si Apo, ah. Maglagay nga tayo rito ng Apo na soundbites, ano? Ni Apo Makoy. Gumagawa niya si Ronnie. Si Armando Uy. Ronnie Estrada. Sanga performer. Na ika nga nalinlang ni Ambassador Babes Romualdez. Ha? Para makakolekta sa mga krony. O si Nat Haniel ng Bahrain. Si Rick Ocampo, si Eric Arcega, Losa Wilfredo, si Bob Andrade, yan, Ronnie Eugenio Mariano, Leonila Vargas Rosperos, at napakarami pa ho, ano, si Rodel Etorma Tescoracho. Oh, si Wenny Hoya, binabati natin. Namamasyal. Si Ramon Mira. Frenelli Fren. Susan Mangio Castro. O Mangio Castro. Jean Celeste. Noelito. Medel Petalcorin Fabro. Joel Siger Aireveche. Philip Glenn Araw, Noel Kunanan Sibala, Larry Hoyosa. Totodo ko na ito. Total, minuto na lang eh, mga kaibigan eh. Coffee Pen, Elmer Dusty Muli, Roberto Ramos, Felix Benosa, Rudy Santos ng Bandang Horoscope, nasa California. Pero ang mga post niya ay namamasyal siya kung saan-saan. Masarap dyan ang pag-retarded ka na eh.
retired ah diyan sa Amerika tsaka sa ibang bansa, no? Si Big Core, Maricel Basco, Lourdes de Vera, Aurea Mangaban Amon, si Yo Zuri, Cecia Mendoza Bermudo, oh, si Sunny Acabado, mga kaibigan, Mila Taduran Henyo, yan, si Linda Reyes Cruz, Buds Gamalo, oh, si Jean Celeste, Dirupa si Tolentino, si Christina Macasera ng Australia, oh, Christina Macasera Cesar, oh, from Australia, yan, si Esther Mexico Pallesco ng Northridge, California, yan po, ha, Brenda Espeleta, oh, si ano ito, Remedios Baldosa Hallyare ng Quezon City, yan, eh, Neil Edward Drinks Villegas, si Pelintag Reyes, Herman Gumiran, oh, si ano ito, Laur G. Nalagnas, ng Sicily, Italy. Hindi ko alam basahin yun eh. Si Erlinda Soleta sa Austria, Randy Reyes, Rafi Pascual, Anto Obsiana, si ano ito, wala na eh. Paulit-ulit yung iba. Si Joby Arceo, yan, ha? Si Alice Carter. Pero tayo po ay wala ng oras. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan po tayo muli. Pansamantalang magpapaalam. Tayo po ay babalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. At syempre, sabayan po sa ating FB Live alas 10 ng gabi hanggang kung anong oras po tayo matatapos. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Carlo Di Mayuga! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, makikito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan.